Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Yuhuu! Gising! Gising na mga kaibigan. Ako, napakainit. Welcome once again sa isang oras na chismisan, opinion at komentaryo. Dito lamang sa Radyo Mindanao, RPN XXX ang Wanga, 1008 sa inyong AM band. Ito po ang balingkod, Fafaal, nagsasabing isang magandang hapon sa ating lahat. Napakainit kayo sa Mindanao, ha? Pati sa studio namin dito sa Tugbungan, ha? Sa Zamboanga, napakainit. Ano ba dyan sa sales department natin sa Nunez? Malamig ba dyan? Dito, ako, mainit-init. Ay, grabe mga kaibigan, ha? Siguradong napakinggan nyo ba? Napalood nyo ba yung Senate hearing ni Senator Laila De Lima? Nako, nagpasabog tong si De Lima, mga kaibigan. Mukhang political states play. Meron siyang inilabas na isang members ng di umano, ng DDS o ng Davao Death Squad. Dati umanong ang pangalan daw ng Davao Death Squad, according dun sa isa sa mga original member nito ay Lambada Boys. So, di ba kanta yan? La 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 la. Yung whistleblower, mga kaibigan, si Edgar Matubato. Naku po. Ang dami niyang pinangalan ng mga personalidad, pati si Tatay Digong. Ay, sinabit niya. Grabe, mga kaibigan, ha? Sabi nitong si Edgar Matubato, ha, sa kanyang pahayag sa Senado. Kanina, ha? Naku. Eh, mahigit na 1,000 na raw yung napapatay nila sa Davao City pa lang. Wala pa yung mga taga-ibang lugar. At kasama siya mismo, mga kaibigan, yung unang grupo nila, pipito lamang sila. Kasama yung mga police at mga rebel returnees. O yung mga dating membro ng New People's Army. At doon ay, naku po, grabe. Talagang inisa-isa nitong si Edgar Matubato. Pero alam na alam mga kaibigan ni Laila De Lima kung ano itatarong niya kay Edgar Matubato. At minsan nakakalimot si Edgar Matubato, si De Lima mismo ang nagpapaalala. Ay, naku. Yan ang hirap mga kaibigan, no? At pati si Paolo Duterte, yung vice mayor ng Davao City, na anak naman ni Tatay Digong, isinabit din sa pagpatay di umano. Sa pagpatay dito kay Cebu millionaire Richard King, dyan niya sa Davao. Kung matatandaan niyo itong si King, nasa loob to ng kanyang building, nang siya ay pinasok ng isang lalaki at saka binaril sa harapan ng ibang sa harapan ng kanyang mga empleyado. Nangyari ito mga kaibigan in 2014 kung hindi tayo nagkakamali. At isang opisyal lang na pulis diyan ang sumabit. Pero hindi natin malaman kung bakit according dito sa di umano'y dating member ng Davao Death Squad ay si Paolo Duterte ang tinuturo niya. At ang pinagmulan daw nito ay away lamang sa babae. Dahil magkaribal daw sila sa isang negosyanteng babae na may-ari ng isang snack restaurant dyan sa Davao.
Pagkakaalam natin dito mga kaibigan, ang kinasuhan dito ay yung you know, yung Regional Police Intelligence Chief anang diyan sa Davao, itong si Superintendent Leonardo Felonia. Dahil you know, siya umano ang pagkakasangkot niya ayon doon sa alegasyon na pagkakapatay dito kay Richard King. Itong si Richard King, mga kaibigan, hindi lamang itong milyonaryo, billionaryo, billionaire. Dahil tinanggap nga ng, you know, ng korte itong murder case laban kay Felonia. At naihain to sa, you know, kasama to sa Regional Trial Court, Branch 17. Eh, itong si King, mga kaibigan, nung siya pinatay, 56 anyos lamang. At siya yung may-ari ng Crown Regency Group of Hotels. At siya rin ang may-ari ng Vital C, yung mga health products. At binaril to noong June 12, 2014. Habang nakikipag-usap, nakikipagpulong sa mga distributor ng kanyang health products. Ang daming pag-aari nito, ha? Siya rin yung chairman ng Vital C Land Development Corporation at CEO o Chief Executive Officer ng J. King and Sons at pangulo pa rin mga kaibigan ng Fuente Triangle Realty Development Corporation at founder din ng Boracay Multiple Properties Developers. Eh, ginawa natin ito ng balita, no? Natatandaan ko ang unang order dito ni Tatay Digong ay talagang pinag-utos sa pulisya na talagang hulihin yung nasa likod nitong pagpatay kay Richard King. At sa katunayan, inaaresto nga itong si Paul Labang, si Rodel de la Serna at Romel de la Serna. Dahil lang lumalabas dito, itong si Paul Labang ang tinuturong trigger man. Base na rin sa mga pahayag ng mga saksi nung pinatay itong si Richard King. At ito namang si Romel de la Serna ang sinasabing siyang gumawa ng surveillance doon sa building at yung oras ng bago patayin itong si Richard King. At itong si Rodel naman, Rodel de la Serna, ay siyang naging nagsilbing driver ng motorsiklo ng ginamit nitong silabang sa kanyang pagtakas. At nung maganap yun mga kaibigan, itong si Romel de la Serna, yung nagkandak ng di umano ng surveillance ay isa ring police asset. Pag sinabing police asset, informant to mga kaibigan. At natatandaan natin mismong si Tatay Digong pa ang nakipag-meeting sa mga members ng National Bureau of Investigation na galing pa sa Maynila. At dito ay pinaliwanag ni Tatay Digong na ito daw si Senior Superintendent Felonia ay sumuko sa kanya matapos na isabit ang kanyang madawit ang kanyang pangalan dito sa di umano'y pagpatay kay King. At ikinanta rin ito mga kaibigan nung tatlo na itong si Felonia nga may kinalaman. Pero iginita man ni Felonia na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Richard King. Kaya nga raw siya sumuko ay gusto niyang malinis ang kanyang pangalan. So ngayon mga kaibigan, ay nasa Camp Crame itong si Senior Superintendent Felonia. Kung talagang wala siyang kinalaman dito, tapos biglang lumabas ang pangalan ni Paolo Duterte dito sa pahayag ni Edgar Matubato, mabusisi itong kasong to. Kaya hintayin natin mga kaibigan, ako dahil mahirap 'to. Ang daming akusasyon, ang daming allegasyon. Nitong si Edgar Matubato. At mabuti na lamang at naroroon si Senator Alan Peter Cayetano.
nagtanong din dito kay Edgar Matabato. Eh, pero nagkabangayan itong si si Senator Cayetano at si Trillanes. Nagsagutan. Habang panay naman ang tanong ni itong si Cayetano kay Edgar Matabato, eh, daldal naman ang daldal itong si si Antonio Trillanes. Dinadaldal lang si itong si Cayetano. Ay, ang ginawa nitong si Senator Cayetano ay lumipat na lamang ng upuan. Eh, maganda. Gusto kong makita itong si Senator Antonio Trillanes at si Senator Alan Peter Cayetano sa loob ng octagon. sa loob ng octagon ala UFC. Parang tipong si Baron Geisler at si Mitos. Papalagan kaya to ni Senator Cayetano, mga kaibigan? Papalagan din ba to ni Trillanes? Sakasakali. For the sake of sportsmanship, di ba? Sportsmanship lang yan. Pero itong si Senator Laila de Lima talagang mukhang ganadong-ganado sa pagtatanong. At ngayon, nasabi ni Senator Cayetano na marami pa siyang itatanong dito kay Edgar Matabato, yung di umano'y original member ng Davao Death Squad. Aba, ang hirit ngayon ni Senator Laila de Lima ay sa executive session. Pag sinabing executive session, mga kaibigan, malayo, labas sa paningin ng publiko. Gagawin itong pagdinig sa sila-sila lamang na nandoon at hindi ito nakabroadcast sa media. Ika nga, closed door session to. Sabi ni Senator Cayetano, disagree. Bakit naman executive session pa? Samantalang, nung binanggit nung nilabas mo itong si Edgar Matabato at kung ano-ano mga akusasyon ang ibinato kay Tatay Digong, hindi naman executive session. Nalaman ng buong Pilipinas, nalaman ng buong mundo. Tapos ngayon, may tatanong siya kung saan nagtago, sino-sino ang tumulong kay Edgar Matabato upang lumabas. Gusto ni Laila de Lima, executive session. Ang hinala ko dito, mga kaibigan, may kinalaman dito si yung Commission on Human Rights, si Chito Gascon, na member ng Liberal Party. Si De Lima is also a member of the Liberal Party. At ang tumulong kay Edgar Matabato ay ang Liberal Party. Malinaw na malinaw, talagang political ito, mga kaibigan. At ayon pa kay Edgar Matabato, meron pa silang dinukot sa Samal Island na isang Arabo yata o Muslim na dayuhan. Dahil sabi, terorista raw ito. Ang dinukot nila sa Samal at pinatay nila, mga kaibigan, chinap-chop nila yung katawan. Pasensya na sa mga kumakain. At sa kanila inilibing sa isang quarry na pag-aari ng isa rin sa mga miyembro ng Davao Death Squad. Ang nakaka-alarma, mga kaibigan, doon sa pahayag, testimonya nitong si Edgar Matabato, sandali, mamaya na yan. Sabi pa ni Edgar Matabato, mga kaibigan, pati daw yung mga apat na bodyguards itong si dating Congressman Prospero Nograles ng Davao City na tumakbo bilang mayor laban kay Tatay Digong. Noon ay dinukot din nila at pinatay dahil utos daw sa kanila. Tapos meron pang pinatay si Tatay Digong daw. Inubos yung dalawang magasin ng Uzi sa isang member ng NVI or intelligence or what, dahil lamang sa traffic. May nakabangga daw itong isang otoridad at nauwi sa Barilan, sabi ni Edgar Matabato. And then in the end, doon naubusan na ng bala. Dumating daw si Tatay Digong at saka inubos yung dalawang magasin. Sabi niya pa, 200 bala ang tumagos sa katawan nitong isang otoridad na to.
Ibig sabihin niyan, yung isang magazine, eh, 100. 100 pa, pwede ba 100 laman ng Uzi? Hindi siguro. Siguro pwede, mga 30. Ah, di ba? So, maraming alam. Itong si, si Edgar Matubato sa kilos ng Double Death Squad at lahat. Talagang tahasan ng kanyang sinabi na si Tatay Digong ang may pakanan ng lahat. So, dapat itong patunayan. Kaya nga tinanong siya, mga kaibigan, ni Senator Alan Cayetano. Ni Alan Cayetano, ni Tito Soto. Kung meron ba siyang ibang mga saksi o mag-witness na maaring mag-corroborate sa kanyang statement. Eh, sabi naman ni Edgar Matubato, wala po. Kasi takot. Paano yan? Lahat yan, hearsay. Hanggat hindi napapatunayan, chismis. Kaya daw siya lumabas sa DDS dahil ibinintang daw sa kanya yung pagkakapas lang dito kay Richard King. At dinukot daw siya ng mga dati niyang kasamahan sa Double Death Squad at itinorture. Tinorture siya, dinukot, dahil sabi nga niya, gusto ko nang tumiwalag, matanda na ako, gusto ko nang magbagong buhay, maghahanap buhay na lamang ako. Yun ang sinasabi niya sa isang handler niya na polis, SPO4. Sa kinalaunan, sa kanya na raw ibinintang yung pagkakapatay dito kay Richard King. At tinorture daw siya, kaya niya isinabit itong si Senior Superintendent Felonio. Pero sabi ni Edgar Matubato, wala siyang kinalaman dyan. At yun ang sama ng loob niya. Dahil marami daw siyang napatay, kasama ng mga itong mga members ng DDS, and then ngayon siya ang binabalikan. Yun pala, mga kaibigan, mukhang may sabit na. Dahil kung dinukot siya ng mga dating kasamahan at upang paaminin lamang na na siya ang pumatay dito kay Richard King at upang ituro si Felonio bilang mastermind. Bakit binuhay pa siya? Di ba, mga kaibigan, bakit siya binuhay pa kung gayong marami siyang nalalaman tungkol sa DDS? So dapat pinatay na kagad siya dahil baka siya mag-squeal o baka siya kumanta katulad ng nangyayari ngayon. Yun ang mga tanong dyan. Kasi kung napakarami mong nalalaman ng mga sikreto tapos bigla kang tumiwalag at kinalaunan ay dinukot ka ng mga kasamahan mo upang i-torture ka at ipa-frame up yung isang opisyal ng pulisya. Di ba, nakakapagtaka. Kung marami kang alam, tumiwalag ka, siyempre, di ba, ang tendency dito sa mga sindikato, patayin ka rin. Di ba, parang sa mga NPA. Ito mga members ng New People's Army, kapag sumuko ka, tumiwalag ka sa samahan, at sumuko ka sa militar o sa pulisya, hahantingin ka habang buhay. Dahil once na pumasok ka sa NPA, well, hindi ka na makakalabas. At pag lumabas ka, patay ka pa rin. Ganyan ang nangyari dito kay Edgar Matubato. Kaya may mga inconsistencies yung kanyang salaysay. Bakit pa siya bubuhayin? Kung alam naman ng mga kasamahan niya na napakarami niyang nalalaman at marami siyang sekretong maaaring ibunyag. Di ba? Dapat pinatay na kagad siya. Hindi. Dinukot lang siya. Tapos dinorture niya. Yun ang kanyang claims upang paaminin na kunyari si Pelonio ang nag-utos na magpapatay dito kay Richard King at siya ang bumaril. Itong si Edgar Matubato. So doon, ayun, kasabit-sabit na. Paano yung tatlong sumukos, di ba? Sila Labang, sila De La Serna. So tignan natin, mga kaibigan, at marami pa siyang pahayag. Diba? Pati daw yung mga babae na pinatay nila, dinukot nila sa apartment, tatlong babae, dahil di umano ay mga drug pushers. Yung pala, hindi naman daw drug pushers, pero pinatay din nila. Dito sa pag-amin ni Edgar Matubato, mga kaibigan, nilagay niya ang kanyang sarili sa malaking peligro. Unang-una, maaari na siyang sampahan ng kaso dahil gumawa siya ng extrajudicial confession nang isinalaysay niya itong mga naganap. At kung yung mga pamilya ng mga pinatay niya
ay biglang magsampa ng kaso dahil sa kanyang mga sinabi, definitely yari siya. Kasi itong extrajudicial confession na ginawa niya during the Senate hearing ay sapat ng ebidensya. Although meron siyang mga abogado na i-provide ang you know, ang Commission on Human Rights. So yun mga kaibigan, alam niyo minsan pag masyado kayong masalita eh lahat 'yan may mga reaction, may mga consequences 'yan. Tapos maging si Paolo Duterte bukod sa pagkakasabit niya rito kay na di umano nagpapatay kay Richard King, sinabit niya pa mga kaibigan sa smuggling ng bigas kasama tong si yung negosyanteng si Davidson Banggayan. Di umano. So yan yung allegation nitong si Edgar Matobato. Wala pa tayong nakukuhang pahayag kay Tatay Digong Duterte at kay Vice Mayor Paolo Duterte o Pulong tungkol dito sa mga akusasyon sa kanila. Ang kinagulat ko rito mga kaibigan, talagang as in gulat na gulat. Gulat na gulat. Para kang nakakita ng alien. Nang diretsang sinabi nitong si Edgar Matobato na siya at yung kanyang mga kasamahan ang nasa likod ng pagpapasabog ng mga moske dyan sa Davao City. Sinabi to ni Matobato dahil ipinag-utos daw ni Tatay Digong sa kanyang grupo sa kanila, sa mga DDS o sa mga Lambada Boys ng una, na batuhin ng granada, pasabugan yung mga moske sa Davao City bilang gante sa pambobomba ng Abu Sayyaf sa isang katedral dyan sa Davao City noong 1993. Hindi ako nagkakamali, ito yung San Pedro Church. Ito yung binomba ng Abu Sayyaf. At inamin din ito mga kaibigan ng Abu Sayyaf. At dahil dyan ay ipinag-utos daw, di umano. Itong alegasyon ni Edgar Matobato. Ipinag-utos daw ni Tatay Digong na bombahin itong mga moske sa Davao. Parang mahirap paniwalaan mga kaibigan, di ba? Imagine, ikaw ang mayor, ikaw ang mag-uutos na bombahin yung mga moske. Direkta dun kila sa grupo nitong si Edgar Matobato. Kung ako ang criminal gang leader, siyempre, sasabihin ko, may mga tao ako. Kunyari, ako si Duterte. Didiretsahin ko ba itong sila Edgar Matobato? Bombahin mo itong mga moske. Maggantita, mag-retaliate kay gibomba nila itong San Pedro Church. O siyempre, hindi ko gagawin yun. Kukuha ko ng isang tao na siyang uutusan ko para utusan itong mga Lambada Boys. Ganoon. Kasi imagine kung matalino kang kriminal, hindi ka didirekta sa mga liquidation squad mo na ikaw ang mismo mag-uutos. Dapat yan may mga layer para kung sumabit, hindi matitrace sa'yo. Kaya napaka-inconsistent. Si Tatay Digong mga kaibigan may dugong maranaw. Hindi papayagan ni Tatay Digong yung ganun. Hindi talagang matindi. Matindi itong alegasyon ni Edgar Matobato. Yun nga lang, halos mangyak-nyak nga itong si Tatay Digong Duterte nung pinag-uusapan yung Budaho massacre ng mga Amerikano. Diba? Pati nga sa Laos, sa Indonesia, nilabas niya. Sa Maynila, nilabas niya yung litrato ng mga inosenteng Muslim na tausug na minasakar nito mga American colonial forces noong 1900s. Diyan sila. Itong mga tausug na ito, mga kaibigan, nasa isang volcanic crater sila. At doon sila tumakbo dahil hinahabol sila ng mga Amerikano dahil ayaw ng mga Moro sa mga Amerikano dahil mananakop to katulad ng mga mananakop na Kastila, mananakop na Hapon, mananakop na Amerikano. Kaya nakipaglaban ng mga Moro, ayaw namin magpasakop sa inyo. Ginawa naman itong mga Amerikano, siguro marami pa dyan mga tausog na ginahasa nitong mga Amerikano at bago pinatay. Yung larawan na pinakita ni Tatay Digong sa Budaho
Ah, nakahubad yung babae. Sabi nga niya, pati yung suso, nakitang-kita pa sa larawan. Pasensya na mga kaibigan. Ah, pero nasa speech din to ni Tatay Digong. At yung mukhang mayroong pang hawak na bata itong babae. At yung mga iba naman, ganun din. Walang saplot ang katawan. At mga iba, pinugutan pa ng ulo. At hindi lamang sa Budaho nagwawakas itong massacre ng mga Amerikano noon. Meron din silang pinatay ng mga boro sa iba pang bahagi ng Mindanao. Kaya habang kinikwento ni Tatay Digong yan, inigmumura siya. At sinasabi niya hanggang ngayon na hindi nga humihingi ng apology sa Moro itong mga Amerikano. Kaya galit-agal si Tatay Digong kahit nire-raise ni President Barack Obama ang issue ng extrajudicial killings dito sa ating bansa. Dahil sa mga namamatay ng mga drug pushers, na lumalaban sa pulisya sa mga buy-bust operation. O, diba? Kaya sabi ni Tatay Digong, wala kayong moral ascendancy na pagsabihan ako kung ano ang dapat naming gawin at kung ano ang human rights violation. Dahil noong 1900s, ang dami-dami ninyong pinatay, libo-libong pinatay ninyo sa Pilipinas. Yung mga tausog hanggang ngayon, hindi pa malimutan yan. Kaya nga ngayon mga kaibigan, mayroong mga mambabatas na maghahain ng batas upang gunitain itong Budaho Massacre. At si Congressman Harry Roque ay nais na paimbestigahan muli itong massacre na naganap almost one century ago na. So yan mga kaibigan. Kaya nung sinabi ni Edgar Matubato na di umano'y original founding member ng Davao Death Squad na ang unang pangalan ay Lambada Boys, ay kagulat-gulat. Marami ang nag-react. Ako mismo, nalaglag yung pustiso ko. Buti hindi nabasag. Dahil nung nalaglag yung pustiso ko, napanganga ako. Nung pagkanganga ko, nalaglag yung pustiso ko sa taas. Buti na lamang, hindi nabasag. Wala naman pandikit sa ngalangala ko itong pustiso. At ba naman, imagine 67 years old, magkakaroon pa ba ng mga permanent teeth niya? Pabalik na ako sa kabataan ko mga kaibigan, wala na akong ngipin, taas at baba, puro pustiso na lamang. Kaya nga, hindi ko na mahalikan yung aking sweetheart. Dahil minsan hinalikan ko mga kaibigan, siyempre lambing, ni lips to lips ko, aba, naiwan yung pustiso ko sa bunga nga ng sweetheart ko. Ay, nako, kaya mula noon wala nang lips to lips, puro cheek to cheeks na lang. French kiss sa ilong. Ay, nung huli ko siyang hinalikan, aba, buti nga, hindi nalulok ng sweetheart ko yung pustiso dahil naiwan sa loob ng bibig niya. Ayan yan talaga. Ay, tignan natin mga kaibigan ha, kung ano ang magiging sagot. Nitong si Tatay Digong at ni Vice Mayor Paulo Pulong Duterte. Ako, napakabigat nito mga kaibigan. Siguraduhin kong bukas headline to sa mga pahayagan. Lalo na yung mahilig sa mag-sensationalize ng mga balita. Nakakalungkot ha. Pero, sigurado yan. Sigurado yan na bukas headline. Mamayang gabi sa television, mapapanood yan. Ako. Dahil lang sinabi pa nitong si Edgar Matubato naging member siya mula noong 1988 hanggang 2013. Dati daw siyang CAFGU. Member ng CAFGU at under sa Scout Ranger hanggang sa naging bahagi siya ng PAOC TF, Presidential Anti-Crime Task Force. Sir, kaya nga yan na mga kaibigan ang nangyari. Meron ba tayong ma-access ba natin yung sa partner natin na itong pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano about this itong pagtatanong niya kay
dito kay Edgar Matubato at kailangan na mapakinggan upang maintindihan naman mga kaibigan ang ating mga kababayan ang talagang totoo at kung paano itinatanggi lahat ni Edgar Matubato itong mga tanong sa kanya. Tignan natin kung naka-hook up tayo dyan sa Senate hearing, mga kaibigan. Magugulat ka ba pag sinabi ko sa iyo, sinabi ng CHR, walang DDS? Hindi ako magugulat, sir, kay totoo man talaga. Totoong wala? Totoo lang talaga yung DDS na meron. Sir, kung sasabihin ng CHR, walang DDS? Hindi ako maniniwala, sir. Okay, sir. Ito sulat ng Ombudsman, James G. Viernes, noted by... signed by the Administrative Officer, FIO, no? Office of the Ombudsman Field Investigation Office, dated January 15, 2016. During the campaign to, please be advised that the matter of investigation conducted by Field Investigation Office, FIO, Office of the Ombudsman, on the complaint against Mayor Rodrigo Duterte et al., with reference number FF-C-12-0234, the following is the final disposition thereof, as approved by the Honorable Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur H. Carandang. Conclusion. XXX. Investigators recommendation. Recommended that the investigation of this case be closed and terminated without prejudice to the investigation that may be conducted by the NBI or other independent task force. The basis for the above recommendation is here to reiterated for easy reference. Thus, there is no evidence to support the killings attributed to that or attributable to the DDS, much less the involvement of Mayor Duterte, Rodrigo Duterte, and the local police of Davao to the said act. This office tends to agree with the Commission's Regional Director, si Paco, that it would be unbecoming of the Commission if through chismis and other gossips, we would be relying on it as fact already that there is no supporting justification. End of quote. We cannot agree even more. We cannot agree even more to the herein complainant's regional director himself speaking as he surely knows whereof he speaks. In fact, we have actually validated the same findings in this investigation, and no evidence was gathered to support the killings attributable or attributed to the DDS. In fine, the allegations of CHR Director si Paco would put it remains that he called us chismis and other gossip. It is hereby recommended investigation of this case be closed and terminated. Ombudsman na po at CHR nagsabing chismis lang ang CHR. Ang DDS, CHR na mismo nagsabi. Ito po si Philip Alston ng UN, ng yung Special Rapporteur na binabanggit parati ni Chairman Gascon. Ano sabi niya sa report niya? If it was not for the fact that the local office of the CHRP denies the existence of the death squad, etc., etc. Kinote din niya, ma'am, excuse me, can you identify yourself? Your Honor, I'm Attorney Diana De Leon of the Commission on Human Rights. Yes. Ma'am, why are you coaching the witness? I was just telling him, sir, that since he just finished grade 1, I was telling him that if you do not understand, itanong mo sa kanila ng Tagalog. Kasi all the documents yes. that have been read... May I advise to you that you address that to the chair. You do not whisper to the witness because you are not allowed to whisper to the witness. Even the lawyers provided can advise him of his rights. So that is a good advice, ma'am. We appreciate it. But next time, please, take the microphone and then you say it. So, ulitin ko lang, sir. Ang sinabi ng dokumento, sinasabi mismo ng field operator ng CHR, walang DDS, chismis. Nag-iisa ka ngayon na nagsasabing meron talaga. Chismis man, sir, na kami man ang gumagawa. Inimbestigahan na ng Ombudsman, inimbestigahan ni Senator De Lima ngayon, wala silang nakita. Ngayon, sasabihin nyo, ikaw. Pero yung mga sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol, sir. So, paano kami maniniwala, sir?
dapat, sir, kung totoo yan, hindi magkakabuhol-buhol ng mga date na sinasabi mo. Kaya pagpatuloy natin, sir, ha? Sir, kayo ay naging scout ranger? Tama ho ba? Ayan, mga kaibigan, ha, isa sa mga bahagi ng Senate hearing kanina dyan sa Senado sa pangungunan nitong si Senator Laila De Lima. At talagang ginigisa ni Senator Alan Peter Cayetano upang malaman yung credibility nitong si Edgar Matubato na nagsasabing isa siya sa mga original member ng Davao Death Squad. Pakinggan natin ulit. Sir, magugulat ka ba pag sinabi ko sa iyo, sinabi ng CHR, walang DDS? Ayan, mali daw mga kaibigan. Ha? Sabi, wala daw DDS dahil mismong Commission ng Human Rights ang nagsasabi na talagang walang DDS. Pero nagmamatigas pa rin itong si itong mga kaibigan, si Edgar Matubato. At narinig niyo naman, inulit natin, na talagang meron daw kasi sila ang gumagawa. Ay, nako. Ano ba naman to? Mga tignan natin hanggang saan. Siguradong mga kaibigan, pahabain to ni Senator Laila De Lima. Dahil magiging pabor sa kanya to, di ba mga kaibigan? Dahil habang nagda-drag on yung Senate hearing, ay tuloy-tuloy din itong media, lalo na yung mga pahayagan. Na sa pagkakarga ng mga headline story na palalabasin na si Tatay Digong ang nasa likod nito. At maaaring pati yung mga namamatay ng mga drug pushers, baka kay Tatay Digong pa ibinta. Ayan nga, ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay nais daw ipin, i-blame at tirahin ng Liberal Party itong si Tatay Digong Duterte. Kaugnay dito sa mga extrajudicial killings na nagaganap ngayon na ayon sa pulisya ay kagagawa ng mga rival drug syndicates. At yung mga iba naman ay kagagawa ng mga vigilantes, di umano. At ang iba ay namatay nang sila'y nakipagbarilan na sa mga arresting police officers during by-bust operations. Ay, nako. Kawawa naman Tatay Digong, ano? Alam niyo, Tatay Digong, may pagbabago ang ibinibigay sa ating bansa. At itong si Senator Laila De Lima, aba, naglabas pa ng mga saksi, yung mga naulila ng mga drug pushers. At sinasabing, you know, gusto nilang magreklamo. Ay, nako. Sino ba gusto niyong mamatay? Yung mga inosenteng tao, papatayin o pinatay ng mga langu sa droga? O yung mga pushers ang mamatay? Di ba mga kaibigan? Ano bang gusto ng Pilipino? Ng sambayan ng Pilipino? Maging okay yan itong ni Laila De Lima at ng kanyang mga kasamahan sa Liberal Party na maging narco state ang Pilipinas tulad ng Mexico, tulad ng Colombia, tulad ng Afghanistan na yung mga opium poppy nagkalat. Ginagawa ni Tatay Digong ang lahat. My goodness, para bigyan ng disiplina ang ating bansa. At sa edad ni Tatay Digong, wala na sasabi niya, you know, he's ready to surrender the presidency, even his life. Para putulin itong sanga-sanga ng droga sa ating bansa. Diba? Kita nyo, ang Davao, mga kaibigan, napakaganda, napakatahimik. Ginulo lamang ng pambobomba. Lahat yan, napakadisiplinado. Dahil yung mga kriminal, talagang naliligpit. Yung mga pushers, yung mga magnanakaw, akyat bahay, rapist, lahat.
Kaya yung mga tao dyan, kahit maglakad kayo ng alas 4 ng madaling araw, marami pang bukas ng mga tindahan. Wala kayong pag-aalala. O, di ba? Kaya nga, you know, Davao City was voted many times as one of the safest cities in the world. Ano bang gusto nyo mangyari, di ba? Kita nyo sa Zamboanga, one good example sa Zamboanga, alas 7 pala, marami nang saradong mga tindahan. Bakit? Dahil may problema sa peace and order. Dahil very weak yung political leaders. Walang mga political will na i-implement ang batas. Problema lamang sa Zamboanga, traffic ko eh. Araw-araw natin makikita, ang dami nakasakay sa mga pasahero sa bubungan ng mga jeep. Mga nakasabit sa estribo. Araw-araw yan. Yung mga illegal parking, kung saan-saan, di nagkakabuhol-buhol ang traffic ko. Yung dyan lang sa barangay Tituan, may reklamo sa atin, mayroon pang litrato pinadala sa atin. Dyan sa Jumbo Bridge, meron ba naman naglagay ng isang karinderya? Siguro nung hindi mag-click yung karinderya sa ibabaw ng tulay, sa gilid sa ibabaw ng tulay, ginawa naman tindahan ngayon. Hindi lang yan, nag-extension pa. Naglagay pa ng fruit stand. Saka makakita niya mga kabigas sa gilid ng ibabaw ng tulay. So ang tendency niya, yung mga tricycle driver, doon pumaparada sa ibabaw ng tulay, which is a violation of the law. Hindi lang dyan nagtatapos sa Jumbo Bridge. Pumunta ka sa kabilang dulo. Doon pa rin sa gilid, sa ibabaw ng tulay. Meron naman nagbukas ngayon. Nagbebenta ng mga gulay. Anong ginagawa ng barangay kapitan dyan, si John Dalipe? Wala ba nakakakita niyan? Nagbubulag-bulagan ba kayo? Sa City Hall, wala ba nakakakita? Ang dami dumadaan dyan. Kailan yung aaksyonan yan? Kung kailan may nabangga na dyan dahil may nakaparadang mga sasakyan na kumakain, ang bumibili? Sa ibabaw ng tulay? My goodness! Kita niya naman, pumunta kayo sa highway, sa Putik, sa Giwan, sa San Jose, kahit saan ang highway dito, kahit saan kalsada sa Zamboanga, laging may nagka-counterflow. Mga tricycle, nagka-counterflow, mga motorsiklo, mga motorista, walang disiplina. Ang basura kung saan-saan tinatapon. Ngayon, pag umulan, magbabaha. Pag bumaha, saka pag gagawin ng City Engineer's Office, ang gagaling nyo talaga. Kaya nga siguro, pag na-torete itong si Tatay Digong, nako, magde-declare yan ng martial law. At pag nag-declare yan ng martial law, ang unang ma-aresto dyan si De Lima. Pagkatapos, pag ma-aresto si De Lima, ang isusunod dyan, yung mga mayors. Yung mga mayors na sabit sa droga. At gagamitin dyan ang batas militar, ang Iron Fist Policy. Kita niya mga kaibigan, ngayon sa Zamboanga, di ba, nag-i-enjoy kayo? Ang isang litro ng gasolina, 30 pesos. Mula sa 44, 45, 47 kada litro, ngayon 30 pesos. Bakit? State of emergency. di ba, napakaganda. Di ba, 30 pesos. Ang presyo ng gasolina ngayon, isang litro. Siguro sa ibang lugar yan, mga 28, 29, 27. Yan ang isa sa mga, resulta ng state of emergency. Walang palaga mga negosyante dyan. Imagine, nasa 30 pesos, kumikita pa sila dyan. Tapos, imagine nyo mga kaibigan, nagbebenta sila ng 45 bawat litro. Tapos ngayon, makakapagbenta sila ng 30 pesos. Ang laki ng kinikita nitong mga gasolinahan. Di ba? Ako, yung sasakyan ko, bicho-bicho, multicab. Kahit na yung multicab ko, 7 taon na kahit na pag-start ko, pumupugak-pugak. Di ba? Ang laki ng pagtitipid ko ngayon. Yung kulay pula kong multicab yung pag ako nagpapakarga, 50 pesos, 70 pesos, 100. Matagal-tagal na yan. Alam nyo ba, minsan yung multicab ko, mga kaibigan, pinakargahan ko ng 200 piso, 200 pesos. Nung 47 pa yung litro. Yung 200 ko, nagtagal lang isang buwan.
Imagine isang buwan yung 200 pesos ko sa multicab. Mula bahay sa San Ro- sa dito sa San Roque hanggang dito sa Tugbungan sa studio. Araw-araw yan, pabalik-balik. 200 lang. So, di ba? Alam niyo kung bakit? Eh, pinahihila ko sa ibang sasakyan. At saka 2 linggo na siyang hindi lumabas kasi sira. Kaya inabot ang 200. Ala, isang buwan. Ay, ang dami nagte-text sa atin. Batiin muna natin 'to. Yung sina Alili at kanyang sweetheart na si Ramil Kamay. At lahat ng mga nakikinig ngayon diyan sa Baliwasan, sa Norte Family, ha, sa diyan sa Zamboanga City. Lagi silang nakikinig dito sa ating programa. Maraming nakikinig. Sa Kalamansig, sa Sultan Kudarat, sa Kinapawan, sa Coronado City, sa Davao City, napapakinggan tayo dyan. Sa Samal Island, sa saan ba? Sa Takurong, Sultan Kudarat, ako, napapakinggan din tayo dyan. Sa Tugiga raw, nag-text sa atin si Brother Danny, sabi niya, wala na raw ulan. Sabi niya, praise the Lord, brother, wala nang ulan. Matutuloy na yung aming drug symposium dito sa mga universidad. Yung mga radyo namin naka-tune in ngayon sa Radyo Mindanao. Shortwave radio kasi. Yung mga iba naman, mga kabigan, wala naman shortwave radio yung transistor nila. So, yung may mga shortwave radio, napipick up yung frequency ng Radyo Mindanao dito sa Radio Philippines Network, Radyo Ronda. Lakas-lakas ng RPN ngayon, mga kabigan. Imagine, hindi lamang buong Mindanao ang nakikinig sa atin ngayon, pati yung mga aliens sa Mars, sa Pluto, tsaka sa Jupiter. So, batiin muna natin yung mga aliens. Ayun, kakaintindihan na kami doon. Bueno, ayun, papabati. Yung ating mga employees na nakikinig pa rin. At mga staff dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Malapit lamang sa Davao City, mga kaibigan. Kung kayo manggagaling ng Cagayan de Oro, kung meron kayo sasakyan, napakalapit lang yan sa Davao. Siguro mga 7 hours lang from Cagayan de Oro up to Davao. And from there, makakakuha na kayo ng water taxi papuntang Blue Jazz Beach Resort and Water Park dyan sa Samal Island. At kung gusto nyo naman magbakasyon, ako, honeymoons, weddings, birthdays, parties, anniversaries, o kaya business seminars or workshops, o kaya retreat, maaari kayong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Napakaganda. Garantisado, mga kaibigan, yung kanilang slides. Ako po! Yung kanilang mga pagkain, ang sasarap, yung kwarto, wow! Talagang affordable. Maaari kayong tumawag sa 082-284-2000. Yan ang telephone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Ulitin natin. Save nyo sa inyong cellphone. 082-284-2000. At sa cellphone naman, maaari kayo mag-text sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At ang kanilang cellphone numbers ay 0998-967-8001 up to 8005. Okay, let's go and repeat it again. And the number to dial is 0998-967-8001 up to 8005. Samal Island, Blue Jazz Beach Resort and Water Park. The best there is in Samal Island. As siempre, this program is being brought to you by our major sponsor, Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na po sa lahat ng inyong favorite newsstands sa Zamboanga at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Diyan sa Pagadian, sa Cebu, sa Davao, Coronadal, Kidapawan, and Quiapo, meron. At siyempre, good afternoon kay Sulu Governor Toto Tan. Sabi sa atin ng kanyang staff, nakikinig daw si Governor Toto Tan at inatuntuwa daw pag binabanggit natin yung ginagawang efforts ng Sulu Provincial Government dito sa kanyang pagtulong sa mga refugees na apektado ng military offensive, mga kaibigan.
dyan sa Sulu Province. So, assalamualaikum. Assalamualaikum, Governor Toto Tan. Naku, wala na. May nag-request sa atin dito. I-replay daw natin uli yung debate ni Kaita at saka ni Dalima. Wala na po tayong oras. Anyway, mapapanood yan mamaya sa television. No? Kaya kung meron kayong internet, available po yan. Available po itong debate, itong Senate hearing dahil live po yan nakabroadcast. So mga kaibigan, naku, wala na tayong oras. At naku, isang bilis naman ang oras natin dito sa Radyo Mindanao. Again, good afternoon sa kay Sulu Governor Toto Tan at sa kanyang ama, si former Governor Sakurtan. Napakabait ang mga pamilya niyan, mga kaibigan. They're so generous. Ang dami nilang natutulungan, may hirap ng mga tausog. Pag nagko-cover tayo dyan, nakikita natin, mga kaibigan, ultimo yung pambayad ng ilaw ng mga may hirap. Mga gamot doon pa sa bahay. Talagang bigay lang ng bigay. At kapag hari raya naman, bukas na bukas yung lahat ng bahay, dalawang bahay. Sa hulo at sa maimbong itong pamilyang Tan. At labas-pasok yung mga tausog doon at pinapakain. Makakain na tapos meron pang take-out. Talagang kaya sila pinagpapala. At maswerte ang mga taga-Sulu dahil they're in good hands. So kudos kay Sulu Governor Toto Tan. At sa lahat ng mga bumubuo ng provincial government, mga empleyado at lahat, pati naman ng mga job orders, sa mga board members, sa mga mayors, sa mayors ng Sulu Province. Ganoon din sa lahat, sa Basilan ng Tawi-Tawi, sa Central Mindanao. So napapakinggan niya, mga kaibigan. At pasalamat muna tayo at wala na talaga tayong oras. Kinakatok na tayo dito ng ating PA. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan. Maraming salamat po sa isang oras ng inyong pakikinig sa ating chismisan dito, opinion at kuro-kuro dito lamang sa Radyo Mindanao. Ito po inyong abang lingkod. Papaalam po ang nagsasabing isang magandang hapon. I love you, mama. Huwag niyong kalilimutan, kumain at matulog. Bye-bye, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas. Ako, napaka-ingat kayo, baka umulan ulit. Dahil may bagyo na naman papasok. Love you, Mama Chup Chup.